WWAD ngayon! Ngayon! Ang tumpak na oras, alauna ng hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Naku, nasa bagong bahay kami. Excited na ako! Teka muna, kilala ba niyo kung sino ito? Eh syempre, ang inyong lingkod po, kaibigan ng lahat, Tessie Lagman Balboa. Okay, huwag natin masyadong pakahabain pa ang ating pamaksang hinig at tayo po ay baldako na sa ating mga kasamahan ngayong hapon. Siyempre, ang ating original cast ng Sama-sama Salo-Salo sa DWAD. Unang-una nang babati sa inyo, mga kaibigan, ang maganda at napaka-sexy. Sexy daw siya. At talagang wala na akong masabi. Si Maring Ray Luzano. Hindi. Parang gusto ko na siya. Okay, maniniwala na ako. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. At abangan niyo yung mga awitin namin mamaya para sa inyo. Naku! Matutuwa po kayo at kami talagang tuwang-tuwa dito sa aming bagong bahay. Napakalakas ng signal. Ang babait ng mga tao dito. Kumusta nga para si Don Pepe, Don Pepe Pestanyo? Kumusta ho, boss? No, boss. Nag-boss na ako. Kasama natin si Sam at si Eugene, ang mga kawanipo ng DWAD. At siyempre, babati na rin ang ating mga kasamahan. Cynthia Garcia, nako, ngayon ka lang makakapunta dahil pupunta ka ng Japan. Bumati ka at hindi ka pwedeng umalis. Hello, we're back on air. Sama-sama, salo-salo. Nandito naman po kami para manggulo sa inyo. Okay, at mag-aliw sa kanila, di ba? Yes, mang-aliw sa inyo. Correct. Mang-aliw. Oo, huwag natin sila guluhin. Ang gulo na lang mundo eh. Magulo na lang mundo. Ibig sabihin, para magulo yung ibig sabihin ng gulo. Maraming ibig sabihin ng gulo. Bulabugi ng kanilang pananahimik. Yes, oo, para magising yung kanilang mga inaantok na damdamin. Kasi ate, matagal. Medyo ilang weeks din tayong nawala. Correct. Diba? Siguro mga 2-3 linggo yata tayong nawala. Sabado tayo noon. Opo. Mm-hmm. Pero ngayon po, linggo na kami. At may mga kasama tayo. Correct. Lalo po kami dumami, yes, ang pamilya. Oo, total malaki itong studio ng DWAD. Alex Dato, magandang hapon. Well, isang magandang hapon sa lahat po ng tagapakinig ng aming programa. It's a pleasure to be back. And dyan lang po kayo, dito kami. At hindi kami manggugulo, kundi aaliwin namin kayo. Yes. That's the right term for that. Mm-hmm. Okay, Alex Dato here. Maayong udto sa inyong tanan, mga higala na namati karon sa atong programa. Magtatanan ka na. Sa inyong tanan. Okay. At syempre, at pinag-usapan nyo bang kulay pula ngayon? Nakapula si Alex, nakapula si Ray, nakapula rin si Danilo Jurado. Hindi kasi, hapon, Danilo. Ako naniniwala ko pag Lunes, magsuot ka ng anything red because you'll be lucky the whole week. Yung start. Pero kailangan mag-start ka ng Linggo na kahit konting pula lang. Okay. Sige. Kaya pala lumulang mata mo. Ang hindi surado po lang mata, okay? Magandang hapon po sa inyo lahat. Alam niyo po sa grupo, ako lang po ang pinakatahimik. Mm-hmm. Kaya, oo nga. Diyan lang po kayo, guguloy nila kayo. Ako, mananahimik lang. Totoo yan, ha? Oy, marami nakikinig sa atin ngayon, baka kala niyo, ha? Oo, at nagano sila, sabi nila, ano ba yung... kinuha na talaga yun yung kilo cycles ng ano natin ng DWAD. Sabi ko 1028. Yan. At dun sa mga gusto 1098. Nalayo. 1098. Oo. 28 kasi yung ano sa isang numero sa cellphone ko. Lusot.
Matayaan nga. Hindi, oy, yun nga palang mga gustong makisama sa atin, makisausaw sa programa natin. Meron ho kaming direct line dito na pwede nyong tawagan. Ang sasagot sa inyo si Piti Mini. Sasagutin niya at i-core sa atin yung mga tawag nyo. O, ito, pakilista po yung mga numero. 531-6774. 531-6774. Yung isa naman, 531-2660. Again, 531-2660. Kung wala kayong landline, ito yung cellphone ni Alex. Pwede nyo i-text ang inyong inyong mga mensahe, ang inyong mga request sa cellphone number, Alex? Yes, sandali lang, hinahanap ko. Okay. Sa mga gustong mag-react, gustong magpabati, o kung anuman. Ito po ang number namin, number ko, this is my personal line, 09437012135. Ulitin ko, 09437012135. Okay, so kung kayo po ay ready na sa ating programa, ready na rin kami. At mamaya, meron kami hong isang napaka-seryoso, medyo delikadong topic for today. Kasi diba, ang pangako namin sa inyo, every program natin, meron tayong pag-uusapang topic na ibibigay namin ng aming mga pananaw at hihingin namin ng pananaw ng ating mga tagapakinig. Correct, Mare? So, pwede silang tumawag dito. Pwede silang tumawag, yes. May tumatawag na nga. Okay na, sige. Yung secretary natin sa labas ang kukuha. Oo, kukunin niya yung mensahe at yung pangalan at i-announce sa atin dito. Ngayon, kung meron silang gustong i-on the air na opinion nila, pwede silang mag-on the air din. Nagulat naman ako. O, diba? wala, ayoko na magsalita. Oy, ipaalam natin sa lahat, mm-hmm, lalo na yung mga naniniwala sa mga pungsoy, okay, sa mga Chinese hula-hula. Ngayon, mm-hmm, yung Ghost Month. Ano yun? Ghost Month, buwan ng mga patay. Ay? Oo, pagkatapos ito yung araw, itong araw mismo na ito ang pinaka ghost day. Oo, kaya ingat-ingat na lang tayo. Adi, well, sa bagay sabi nga, wala namang masama na pakinggan mo 'yan, pero ipasa Diyos mo pa rin ang lahat, diba? Oo naman. God is always here to protect us. God is always here to love us and give us everything that we need. God is good. Yes, all the time. All the time, God is good. Okay. Basta po, hindi ko kami nananakot. Wala kaming pananakot. Okay, so again, yung mga listeners natin, magandang hapon po sa inyo. Nako, tuwing Linggo ho, magsasama-sama tayo at magsasalo-salo dito mula alauna hanggang alas tres. Kakantahan namin kayo, babalitaan namin kayo. May mga showbiz chismis din kami mamaya para sa inyo. Ay, pag-usapan natin yung pag-propose ni Ding Dong Dantes. Mamaya na yan. O nga, pabitin. Oo. Cliffhanging. Cliffhanger doon. Cliffhanger natin. Yung nag-propose pala ang Ding Dong. Anyway. Dantes kay Marian Rivera. Di ba matagal sila nagsasama? Anyway. Gusto ko sa sila. Huwag kayong mag-chismis dyan, ha? Umpisang-umpisa pa lang. Ano kaya't umpisahan mo, Alex, ng kanta para sa kanila? Oo. Para... Pabigla-bigla ka naman. Alam mo naman ako, pagdating sa programa. Naisahan si Alex. Bebuting. Okay. Ganyan po kami. Huwag ko kayong mag-alala. Hindi po kayo nag-aaway. Magulo ho kami talaga ganyan dito. Ganyan po kami magmahalan. Naghahatawa ng ng piano. Number 4. Okay, ayan. Buti nilang nandito si Eugene nakantabay sa naman atin. Oo naman. Mamaya ngingiti yan. Correct. At mamaya konti palagi ko si Dolores hahabol din. Kagagaling nandaw na malengke. Hindi, ate, sabi ni Kuya Alex, ano daw, kung maglakad, ano sabi mo? Malilit daw. Dali, eto. Ang lilit daw na hakbang mo. Makakarating ka dito, mag-aalas tres na. Tapos na. Ay, para ito sa nag-sponsor ng aking birthday concert. Yes. Bago ka kumanta, batiin mo muna sila. Ang Filipino Elders Global Talents. Mm-hmm. Sila yung nag-sponsor ng birthday concert. Anong, taga saan sila?
Marami, isang grupo yan. Ah, all over the Metro Manila. Oh, Metro Manila. Ah, okay. Akala ko taga Mandaluyong lang sila. Ay, hindi. All over Metro Manila. Although, yung Mandaluyong, dito mo gagawin yung concert mo. Oo, sa may show, Centrum Events Pavilion. Ayun. Mm-hmm. So, pag-aari daw na isang senador. Mm. Yung lugar na yon. Ah, okay. Oh. This is your number one fan. Wow! Sino daw siya? Aha. Mula boss. Mula pa ay tagahanga mo na siya. Aray ko, sino siya? Roland Hamon ng Santa Ana, Manila. Hello, Roland Hamon. Uy, nakatira ko dyan sa Santa Ana. Ay, Kuya Nanay! Dyan sa May Plaza, nakatira ko dyan. Minsan lang ako makalusot, ikaw Sincha talaga. Biro lang, Roland. Ha, Roland, how are you? Good afternoon and thank you for listening sa ating programa. Okay, so, handog ko rin sa iyong awitin ni Alex Dato ngayon na pinamagatang... I got you. Under my skin. Okay. Yes. Well, I got you under my skin. Well, I got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. Well, I've got you under my skin. I tried so not to give in, and I tell to myself this affair isn't will go so well. But darling, how could I resist when I know it's going so well? Well, I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the right and let it in my ears. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But it's time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin, cause I've got you under my skin. Alright! Woo! Well, with the song, ladies and gentlemen, I'd like to say hello to Madame Suzette Arandela. And of course, at this day, ang aking set sa the crowd, everybody is invited. Wala pong entrance. And welcome, welcome po mga kaibigan sa aming bagong show, sa aming bagong tahanan. Yes! And of course, happy trip to Cynthia Garcia. Alam ko, ngingiti ako sa kanyang pagbabalik. And of course, Underground Diners, hello, hello, hello! I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ears. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. By this time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin, cause I've got you under my skin. Alright, one more time. And I've got you under my skin. Come on, baby, one more time. I got you under my skin. Yeah. Woo! Alright. Galing. Ganado si si Alex ngayon. Oo. Pwede na ako sa mabuhay. Naman, overqualified ka naman, Alex. Overqualified. Oh. Saan sa edad? Okay. Uy, abangan nila ako sa Stars on 45. Nasali ka doon? Pinipilit. Hindi ako isali. Wag! Ay, wag.
Hindi bagay yung personality mo doon. Ah, okay. Oo. Hindi ka naman contestant pa eh. Professional ka na eh. Sige godmother. Oh, very godmother. Oo. Yeah. At malay mo, sabi mo nga, nahulaan ka, magkaka-recording ka. Ay! Diba? Kasi nga, ibabalik daw ang grandeur. Inuman pala. Ayawan ko sa inyo. Dahil pala sa grandeur. Oo. Hindi. Palagay ko yung ano, yung tawag dito, yung binabalak natin si Cynthia, di ba? Na yes. Bubuhayin natin. Pero okay, it would not be under grandeur. Ah, okay. Oo. Ipapaano natin dun sa talagang buhay pang mga recording companies ngayon. Oh, kasi mahirap naman, mahirap kasi yung mag-aano ka pa ng panibago. Alam mo, sa piracy and mga giants na kaano mo ngayon, mahirap kang umagapay sa kanila. Correct. Saka nada-download lang yan sa Facebook, di ba? Correct, oo. YouTube. Oh. Meron yung pwede, meron yung Meron yung hindi. Ngayon. Hindi lahat pwedeng hindi i-download. Lahat pwede. Mm-hmm. Sa bagay, what's new? Walang ano. Oh, ano ba mahirap ang laban? Correct. Mahirap ang laban, Tess. Noon ba? Uso na yan? Yeah, nung araw pa. Pagka ganyan na ano. Alin yung piracy? Kasi yung araw namin, 1957 eh. Out! Mare naman. Anong ano, yung piracy, yung ganyan? Oo, meron na nung araw pa yan. Diba nga, yung recording ko sa grandeur, alam nyo bang, ang dami-dami, dami-dami sa Saudi. Alam mo yun, Te? Yes! Oo, kasi during that time, ang father ko nag-work sa Saudi. Mm-hmm. Tapos, siya yung nagsasabi na, oh, meron kang ano dito sa tape, back-to-back kayo ni Corita. Corita. Oo, di ba, Te? Yeah, that's true. At hindi lang, lahat ng halos mga recording companies, kaya medyo nagtiklop sila. Because of that, marami kasing mga alam mo na, yung by the volume kung mag-produce sila, oh, and then ibebenta, napakamura. Ay, yun ang sumisira sa recording business natin nung araw. Yes, Mari? Pero nung panahon namin, 1957, hindi ba plaka? Oo. Hindi mo mapapirate yan. Ay, mababasag yun. Mababasag. Hindi, but luckily now, yung mga recording companies, medyo nag-ano na sila, yung mga nag-elevate na sila sa kanilang techniques, kaya seldom na papirate yung kanilang mga nakagawa sila ng paraan. Ang problema nga lang sa YouTube naman ngayon. Oo. Na dina-download ba yung tawag doon o upload? Download. Dina-download na lang nila. Oo. Kaya nga ako, ayoko na mag-record eh. Meron ka ba? Record ng pulis. Record sa pulis. Kaya kasi mapirate. Oo. Wala niyo, naku. Isipin mo, nakaka 20 minutos na pala tayo sa programa. Anyway, ang topic pong pag-uusapan natin sa araw na ito, napaka-delikado, napaka-controversial. Kaya lang kung hindi namin maiwasan na pag-usapan, kasi ang dami natin nakikita sa social media na ipinopost ng kung sino-sinong mga nakakasaksi sa mga ganitong pangyayari. Ito po ay ang domestic violence against children. Yan, oo. Napaka ano yan, kasi like sabi, kinukwento ko nga kay Maring Ray kanina, nakita ko sa Facebook, yung isang nanay, sinasampal-sampal yung anak dahil na ikalat ng bata na paglalaan yung mga gamit sa parlor na pinagtatrabahuhan niya. Meron pang isa, yung isa namang mukha naman siyang, hindi ko malaman, sorry ha, mukha siyang prosti, na yung siguro wala pang dalawang taon yung bata, kinakaladkad sa kalsada at sinasampal-sampal. Diyos ko, sabi ko nga, my God, what will happen to our children kung ganyan ang violent ang mga magulang mismo. Magulang mismo. May dagdag pa ako dyan. Yes. Gabi ko lang din napanood. Mm. Pagbukas ko ng YouTube, pinapalo niya yung bata. Uh-huh. Kamay. Sabi ko, baka may ginawa kasalanan kaya pinapalo yung kamay. Yeah. Tapos pinalo ng pinalo. Aray. Sa video. Ilan taon yung bata? Hindi ko sa mga anim. Ah, 6 years old hindi, naman. Hindi, mabigat dun eh. Oo. Pinalo. Ang daming batang nakahilera. Oh, pinalo. Okay na sa akin, pinalo sa puwet. Mm-hmm. Ang mabigat dun, nung bitawan yung bata, pag itya niyang ganun, tinadyakan. Hindi na okay to. Lalaki. Oh. Lalaki yung yun nga eh. Dadakos, ang alam ko, tayo, nung kabataan, ang palo sa puwet.
Okay, yes, ba? Oo. Eh, yun okay na nga sa akin eh. Pinalo ang kamay, siguro may kasalanan sa kamay. Pinalo, mm-hmm. pinalo sa pet. Okay lang. Okay. Pero nung tinadya ka na, ay, teka muna, iba na ito. At saka, Dani, ano, hindi naman hard enough. Too hard yung pangpalo natin nung araw. Mm-hmm. Para lang makaramdam yung bata na mali yung ginawa niya. Kaya di ba? Mm-hmm. Pero para paluin mo na parang dumugo o tatadyakan mo pa, ay naku po naman. Eh, di ba tinuro sa atin ng mga magulang natin nung araw, ang palo, padapay mo bata, nagkakala, mm-hmm. at saka ako, namamalo ako eh. Ako rin. Pero ang sinasabi ko sa kanya, pagkatapos paluin, o bakit kita pinalo? Yeah. Diba? At saka matandaan ko nung araw, Jurado, Amare, Cynthia, yeah. at saka Alex. Ay. Ang mga bata, nung mga bata kami, tignan ka lang ng nanay mo. Tignan ka lang ng tatay mo, tiklop ka na. Nakukuha sa mata. Correct. Eh, sa ngayon, parang, kaya siguro tumitigas ang ulo ng mga bata, gawa na rin ng mga magulang. Yeah. Exact. Nasa pagpapalaki yan, di ba? Okay, teka muna ha, isisingit ko lang ito galing kay Jocelyn Menandro ng Balintawa, Quezon City. What a beautiful Sunday sa program nyo. Masaya at nag-i-enjoy kami sa pakikinig. Please, pakantahin naman po si Cynthia. Di ba? Request si Cynthia. Okay, sige, yan mo na, Jocelyn. Talaga kakanta kami lahat dito. Pati si Jurado kakanta rin. Ha, totoo yan? Totoo. Okay. Wala tayong gitarista. Ay, bahala na. Mag-acapella ka. Oo. Oo. Anyway, yun nga, balik tayo doon sa pinag-uusapan natin. Ano? Yung kasing nakikita nating pagkabayolente sa mga kabataan ngayon, yan siguro nagiging dahilan kung bakit lumalaki ng mga antitigas ng ulo ng mga bata. At karamihan sa mga magnanakaw, pumapasok sa mga bahay, mga bata na, Mare, oo. Ginagamit silang mga tulay para makapasok sa mga bahay. Kasi maliliit sila eh. So, pwedeng ipasok kahit sa mga maliliit na openings, di ba? Actually, pati sa away, pero nung bata pa ako noon, ang ginagawa, yung mga bata, kunyari, lalo sa tundo ng araw, yung bata, palalapitin sa isang kursyonada nila. Mm-hmm. Gagawa ng hindi maganda yung tao. Ngayon, kapag pinatulan ng tao, papasok na yung mga malalaki para gulpihin na yung style nila sa bata ginagamit. Problema talaga ngayon, ano? Pero sa palagay ko naman, sana magkaroon ng ngipin, no? Ang ating gobyerno tungkol sa ganitong mga insidente. Yung mga batang nagkakasala, huwag niyo po ang pababayaan na yung bang let go lang, ganon. Dapat magkaroon, mabigyan din sila ng rehabilitation, no? I-rehab yung mga bata. Ang ikulong yung magulang. Magulang. Oo. May seminar sa magulang. Correct. Oo. Kasi nasa atin ang umpisa ng paghubog. Totoo. Paghubog ba? Tama 'yon, tama Mare. Oo. Ng pagkatao ng isang bata. From birth hanggang lumaki siya at magkaisip siya, di ba? Yun ang sinasabi nating upbringing. Correct. Oo. Kung hindi natin ipakita sa kanila ang tama. Ipaliwanag. Bigyan sila ng magandang ehemplo. Eh, kuminsan kasi nakikita natin sa mga magulang, nasan sila? Nakikipagtongit, nakikipagbingo, chismisan sa kaliwat kanan, yung mga may kaya naman, nasa labas palagi, wala hindi kasama yung mga bata, di ba? So, the children tends to be free kung anong gusto nilang gawin. Wala silang gabay. Hindi na gabay, nila iniintindi kaya tama, exactly. Mali ang kanilang ginagawa. Tapos magtataka yung magulang kung bakit, uy, bakit naging drug addict ang anak ko? Uy, bakit naging magnanakaw? Huwag kayong magtaka, gawa ninyo. Di ba? Totoo yan. Diyan ako nag-iinit ang ulo kung minsan, Mare. Dalawa kayo, Mare, mainit ang dalawa. Natututo naman sila sa magulang nila, kayo naman. Ha? Pagaya ng mga magulang na mababait dyan, anak, punta ka nga kay Mare, utang ka ng 100. Di ba? Natututo sila yung mga utang. Hindi. Alam niyo po, nagtatawanan ho kami dito. We're just trying to make it light para hindi ho naman masyadong maging mabigat ang dating sa ating mga tagapakinig. Pero seryoso po kami sa pinag-uusapan namin. Dapat talagang magkaroon tayo ng mataman na paggabay sa ating mga lumalaking mga supling.
from childhood hanggang maging teenager sila, hanggang sila magkaasawa na, dapat nandiyan pa rin kayo, nakaagapay pa rin tayo. Hindi yung pagkaano eh, pabayaan na lang. Yan ang nagiging dahil, nako, nasolo kong ano ha, ang floor. Hindi, remember, yung Western civilization, ang ginagawa sa kanilang mga anak, pagdating ng 18, lumayas ka na. Ganun independent na. Ka na. Hindi na kita sa, ano, sagot. Mm-hmm. Diba? That's why, makita natin naman yung difference ng mga batang lumaki doon at yung mga batang lumaki sa atin na may gabay ng magulang. Yes. Diba? Kaya siguro, magmalaki na rin tayo at Pilipino tayo. Because we still have the family intact, family value. Na pinapahalagahan natin. Diba? Okay, Cynthia, ba't nakatingin ka sa akin? Ano gusto mong sabihin? Nag-value. Hindi, ate, bigla may pumasok sa isip ko. Oo. May mamaya na lang, ibang topic kasi. Ah, ibang topic, oo. Okay. May gusto lang ako i-congratulate, pero magugulat kayo. Sabihin ko na ngayon. Mamaya na. Si Mari din may topic tayong pag-uusapan na sinasuggest mo kanina, Mari, di ba? Yung mamaya. Pagkatapos magbigay muna ni Cynthia ng isang awit, okay. Pagbigyan natin yung request sa kanya. Apa, kukunin ko yun. Nasaan yung ano mo? Wait. Oh, sige, kunin mo na Cynthia yung ano mo. Wait, mayroong dali lang. Oh. Sandali lang po kayong tumawa. Dali lang, mayroon. Oh, ngayon natataranta ka. This is coming from good evening, Ate Tessy Lagman. Good evening. Kamusta na nakapo? Pwede po bang maus to greet my friend? They are listening right now. Okay. Coming from J. Phil Quito of California. Wait a minute, California? No, teka muna, Alex. Si J. Phil nasa California. Uh-huh. Baka meron siyang pinagsabihan dito mga kaibigan niya na nakikinig ngayon sa atin. Okay, sige. Sino yung mga kaibigan niya? Wala namang binanggit ang binanggit kung sino-sino mga kaibigan. So anyway, thank you very much, J. Phil, for informing your friends na makinig sa programa. And pag uwi mo dito sa Pilipinas, magkikita tayo. Huh? Alam mo, si J. Phil, friend ko yan sa Facebook. Ang daming nakikinig sa atin ngayon. Ang daming nakikinig sa atin ngayon na mga naging friends ko sa Facebook. Like si Joel Cunanan. Alam ko nakikinig si Joel ngayon. Magandang hapon sa iyo, Joel. Si Maring Josie Alcantara. Si Josie. Oo, nasa ano sila ngayon? Nasa Tagaytay. Kasi birthday nung bunso niya si Joey. So, magandang hapon sa iyo, Mari. At kay parin Joey, yung mabait kong kumpare. Oo, at saka yung tagahanga mo. Sino? Bago, ha? Sino? Si Jong Policarpio. Boses bata ka raw. Bata ayaw niya maniwala talaga. Bata naman ako, Mari, di ba? Nahulog si Danilo sa kanupuan. Muntik malaglag si Danilo. Okay, so, maraming salamat po. Eto, tumatawag si Mari Josie. May on the air kaya natin ang boses niya. Hello, Mari. Narinig mo ang boses niya? Ah. Okay, dinig. Okay, Mare, magandang hapon. Nasaan na kayo? Andito kami sa Tagaytay. Oh, sarap ninyo dyan. Malamig dyan. Mare, yung aking buko pa, huwag malimutan. Naka-on yung speakerphone. Ha? Oo, kumusta kayo dyan? At mamayang pag-uwi mo, Mare, yung aking buko pa, huwag mong kalimutan. Oh, happy birthday Joey and hello to Sam, yung kanyang girlfriend. Naku, ang sexy ni Sam. Mm-hmm. Okay, thank you very much, Mare. Malakas ba din ang dating natin? Oh, di ba? Kaya nga sabi ko, ang lakas ng DWAD talaga. Thank you very much sa ating bagong bahay. Oo, pag-uwi mo sa Bataan, Mari, makinig ka doon. Malakas din tayo doon. Okay. Oh, sige, salamat, Mari, sa tawag mo. Okay, bye-bye. Tama? Isipin mo yan. Oo, nakakatuwa. sabi nga ni Alex, nagtataka ako, nagugulat ako, na-overwhelm ako, kasi dun sa kabila, walang ganito. Umpisa pa lang natin, yung mga nagtatanong. Oo, so magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Natutuwa po kami at initial broadcast namin at marami nang nagre-respond sa programa. Okay ka na, Cynthia, pagbibigyan na natin. Wala pa? Okay. Palagay ko si Maring Ray na muna. Oo, Maring Ray, ikaw na muna mag... Oo, yung CD ni Maring Ray. Eugene. Oo, okay. Paki-ano yung kanyang minus one.
Mare, yung mga ang babatiin mo muna. Yung mic ni Alex ang gamitin mo para naka... Ayan, oo. Asa naka, yung mic ni Alex? Ayan. Okay. Gusto kong ihandog itong awitin ko ito kay Jong Policarpio. Hello, Jong. Magandang hapon. At ganun din kay Emma. Oh, yeah! Ko, at saka yeah. ni Dennis. Yung iyong anak na napakaganda. Oo, na nagmana sa... Nanay? Ingat ka, ingat ka! Si Direct Bobby Benitez. Oh, nakikinig siya ngayon. Napakinggan niya yung tungkol sa palo. Uh-huh. Kailangan daw palo ng pagmamahal. Correct. Alam mo, hurado, nabanggit mo yon. Kami nung araw, ang lagi sinasabi sa amin ng tatay. Tatay ko, ha? Sumalangit nawa. Ang palong may kasamang tinapay. Yeah. Di ba? Mm-hmm. Yung palo, pagdisiplina. Yung tinapay, pagmamahal. Salamat po, Mr. Bobby Benitez. Okay, para po sinyo lahat, sa lahat ng mga fans ng Mabuhay Singers, na ito ang kanilang pinaka pambato. Ang leader ng Mabuhay hindi Singers. Hindi naman. Maring Ray Lucero. I gave the greatest performance of my life. I never lost control. I played the part so well that not a single soul could tell that I was lying. And so, though it was hard to face our friends, I gave a party. I know I meant to show them all I've gotten over you. And though I saw the unbelieving looks on other faces, I had to try to make them think that it was true. So I, who hardly danced through the night just like a gypsy, and I, who seldom drunk like a fish till I was high, and I, who hadn't laughed since God knows when I've left Pagliacci, till they believed it more than even I. Yesterday I gave the greatest performance of my life. I never lost control. I played the part so well that not a single soul could tell that I was lying. Oh, but love, if you had been behind the curtain when it fell, when all the lights were out and I was so alone, you would have seen this actress crying. Tonight, I gave the greatest performance of my life. I never lost control. I played the part so well that not a single soul could tell that I was lying. But love, if you had been behind the curtain when it fell, when all the lights were out and I was so alone, you would have seen this actress. Talagang iyak naman si Mari to death sa kanta niya. Anong masasabi mo, Alex Dato? Ha? Tagos sa puso. Oo. No doubt. Hey, gusto kong ihandog ko. Ang masasabi, imagine, paano nila na naaalagaan yung kanilang boses, no? Oo, alam mo kasi yung mga singers na professional talaga. Meron bang mga singers na hindi professional? Ay, dami!
Lumaki ang mata. Ang dami ko yun. Hindi, meron kasi akong natanggap na text dito. Yung classmate ko way back, high school days. Oh my God. Oh, yes. Yan yung kinurunahan ka ng Miss Panike? Hindi. Tarlac. Miss Tarlac, sorry po. Hindi, kaklase ko siya si Armando Mamangon. Mandy, sabi niya, afternoon test, naka-tune in ako sa 1098. Di ba pwede violence against senior citizens naman ang pag-usapan niyo? Violence against senior citizens daw ang pag-usapan natin. Okay. Why not? Yeah. Pero hindi natin pwedeng isabay-sabay. Ama Mandy at we will take that note sa programa natin. Pag-uusapan natin yan. Don't worry. Yung mga benefits or what? Well, violence. Violence. At diba, ang daming ang mga nababalitaan, yung mga matatanda, sinasaktan, pinagnanakawan. Mm-hmm. Marami yan. Nako, hindi natin matatapos yung topic na yan for just one sitting. Saka sa MRT, parang hindi nila ino-observe yung kwandon, ordinance, na kailangan doon sa pinakaunang coach, kailangan mga senior lang. Oo, saka mga buntis, ganun. Mm-hmm. Hindi eh. Ganun. Yung iba kahit na bata pa, pumapasok. Binabalya pa nga yung matatanda ko. May suggestion ako dyan mamaya, pagkatapos mong... Teka muna, hindi natin pag-uusapan yan ngayon. Mandy, thank you for the topic at pag-uusapan namin to next talaga. Week. Next week. Yes. Yeah, yan naman natin. Violence against senior citizens. Itatawa natin na wala si Cynthia kasi si junior pa. Natawag ako! Junior pa ito eh. Oo, pero tatawag ako sa Sunday. Mag-overseas call ako. Diba? Deeper? Diba? Wala mine. O nga, may telephone eh. Okay, so from Remedios Azarcon, Mare, fan mo ito, Remedios Azarcon ng Pasig City. Comment sa pagkanta ni Miss Ray Lucero, yan ang tunay na singer! Meron hindi to test, sabi niya, ma ang tawag sa akin. Okay. That's so nice. Congrats to Ma'am Tessie and to you guys. It's such an entertaining show. Thank you. Congrats. Nakakatuwa naman ate. Si Jong. Si Jong. Jong, thank you very much. Alex, natutuwa ako. Bakit? So sabihin ko. Ano? Katulad ng sabi mo, ngayon lang tayo narinig ko lang. Thank you very much sa kay Eugene tsaka kay Sam dahil inaalagaan tayo dito. Sa totoo lang, ilang linggo na tayo doon. Wala man lang tayong tawag. Sa totoo lang. Alex, hindi lang linggo, buwan. Diba, buwan? Oh my God. Oh yeah. Anyway. Leave the past behind. Yes. Diba? Let's move on. Ibaon sa limot ang nakaraan. At tayo na sa bagong bahay na, bagong bihis ng sama-sama salo-salo. At marami tayong mga tagapakinig na nag-i-enjoy ngayon sa programa natin. Yes. Okay? So, balik tayo dun sa ating topic kanina about children. Mare, yung topic mo na sabi mo, meron kang gustong itanong sa atin, di ba? Ano daw ang mas hindi nararapat gawin? Oo. Sa mga nanay na... Nag-aampon. Nagpapaampon? Yung mga nag-aampon. Nag-aampon? Nag-aampon. Mm-hmm. Kung pagkakuha nila ng bata, mm-hmm, ay sabihin ka agad pag meron ng malay, na yung alam sila na nila ay ampon, oo, o akuin nila na anak nila, ipagkaila nila, mm-hmm, na hindi ipamamalay sa kanila na ampon sila. Cynthia, what is your comment to that? Kunyari ikaw nag-ampon ka, no? Ako. And then syempre, yung bata magkakaroon malay din ng katinuan sa isip yun na later on, no? At an early age ba, would you rather na ipaalam mong ampun siya or... Sa akin ate, siguro much better yung hindi pa niya kayang, kumbaga, kayang tanggapin na ampun siya, hindi ko muna sasabihin. Pero siguro, sasabihin ko rin pag yung talagang
may pag-tamang pag nasa tamang pag-iisip ba siya. Mauunawaan na niya. Mauna, oo. Uh-huh. Pero hindi ko forever na itatago. Uh-huh. Kasi minsan, nauuday yung chismis, naririnig nila sa correct. Mga bata-bata. Pwede rin. Eh, yan ang punyan eh. Mm-hmm. Hindi naman yung anak niyan totoo. Mm-hmm. Kaysa naman, yung masakit pa nga, sasabihin sa bata, pinulot ka lang sa tayo ng kalabaw. Hindi naman anak. Yes! Kasi meron pa akong mga kaibigan na ganyan na nag-ampon. Tapos minsan tinatanong ko rin sila, anong plano niya? Sasabihin niyo na baka agad na ampon siya? Or siguro, sabi nila ano naman daw, sasabihin din, pero hindi pa daw ngayon. Halos lahat ng pinagtanongan ko, may ganun ang ganun ang opinion nila, ate. Kasi may nangyari, hindi lang isa, na noong maririnig nung bata na, oh, ampun daw ako. Tinanong niya sa nanay niya. Mm-hmm. Ampun daw po ako. Mm-hmm. Ano, sabi ni yung bata na nagsabi. Hindi niyo daw ako anak. Oo, mm-hmm. Hindi raw ninyo ako anak. Sabi, alam mo nung lumaki-laki, mm-hmm. parang nagre-rebelde na. Maraming ganun din. Oo. Pero siguro depende din po sa bata. Pero kung maganda siguro ang approach. Na unti-unti. I would say na alam mo marami akong mga naranasan sa mga ampun-ampun na ganyan kasi may mga instances na may mga nanay na nagpapatulong sa amin, hanapan ng makakapag-alaga dun sa anak nila kasi they're not capable, they are sick or whatever, ganun. Merong mga instances talaga na ang mga, sabihin na natin lalo pag-anak pa lang, nasa yun na yung bata. Mm-hmm. Nasa pagpapalaki ng ng magulang ng naging magulang 'yon, mm-hmm. 'di ba? Mm-hmm. Kasi kung like sabihin mong pinalaki mo sa pagmamahal ang isang bata, pinalaki mong tinuring mo siyang talagang parang sa iyong sariling anak na kahit na ano pa sigurong malaman niyang totoo, mm-hmm. yung pagmamahal at tinanim mong kabutihan sa puso niya, hindi mababago 'yun eh, 'di ba? Mm-hmm. Totoo 'yan. Siguro nga i-consider natin yung ugali rin ng ina. Correct. Kung paano niya trinatrato bata. Nandyan ba yung nanay nung lumalaki yung bata? Nagagabayan ba niya ng maayos? Nabigyan ba niya ng magandang ehemplo yung bata? Yes. Kung nakikita naman niya yung nanay niya, nag-away, madaldal, machismis lahat. Doon nagkagulo. Doon nagsisimula kasi. Correct. Yung nagmumura siya, ganun. Kung ano kasing natatanim, nakikita ng bata, you are the best model, role model that can, that being depict the child that you are bringing in this world. Correct, yes. Mm-hmm. Kaya, sige Alex, ikaw naman. Ande, kasi gusto ko lang mag-segue. Okay. Kasi nga may nagulat sa pagkanta ng isang mabuhay singer. Oh, diba? English! Sabi niya, okay na okay pala si Idol Ray Lucero na umawit ng English. Wow. Bagay sa voice niya ang songs ni Shirley Bassey. Correct! Si Tess Samaniego ng Calamba City. Hi, Tess Samaniego! How are you? Facebook friend ko din yan. Hello to Kaya. How are you? Salamat, Tess. Alam mo yung mga listeners natin, karamihan mga Facebook friends natin dahil pinost namin ni Alex kasi sa Facebook yung program natin na dito na tayo sa DWAD at nakikinig sila ngayon. Si Tess, ay listener ng Harana ng Puso. Oh, okay. Kaya Tagalog lang ang naririnig niya sa akin. Correct. Ilocano. Oh. Eh, sabi nga ni Maring Ray, ay naku, pagkakataon ko na naman ito. Mayroon pang isang text. Oh, sige. Tama palang sinabi ni Danilo Horado na tahimik siya. Keep it up. Totoo, mayroon. Joke. Hindi, alam mo, hindi ako makapagsalita. Masyado ako nabagabag doon sa awitin ng ating aminin mo na talaga na malikmata ka. Naiiyak na ako hanggang ngayon. Kita mo ko pa paano ibigay yung buhay. Correct. Napag-usapan ninyo kanina tungkol sa professional singers. Diba? Mm-hmm. Marami kasi, kumakanta lang. Yes. wala ka buhay-buhay. Hindi nararamdam. Mm-hmm. Kasi ako kahit pa paano, kahit hindi mo ako talagang singer, minsan nasuturo ako ng kanta. Mm-hmm. Sabi ko, ang pagkanta, hindi parang kinanta mo lang, ginaya mo lang. Namnamin mo kung ano yung sinasabi na iyong kanta. Correct! Kanta ka lang ng kanta. Hindi, alam mo kasi, wag namang, masaktan or magdamdam sa akin yung mga now generation singers. Yes. No? Pag napakinggan mo, isa pare-pareho na. Iisa na. you cannot distinguish yung mga singers na ngayon. Pag napakinggan mo yung ganito, eto siya. Sino an authority to say that? Paano naman kasi, iisang minus one ang ginagawa.
Hindi na, tsaka yung the way they perform, the way they deliver the songs, is parang kumbaga parang ano yung sundalong naka-uniforme, ganun. Pag nakita mong isa pare-pareho na sila, ganun din pag napakinggan mong isa pare-pareho na rin sila. Unlike nung araw, Diyos ko, pag ang Nora Honor kumanta, Nora Honor 'yan. Yes. Pag Pilita ang kumanta, Pilita Corrales yeah. 'yan, okay. 'Di ba? Yeah. Pag si Imelda Papin, alam na alam mo si Imelda Papin. Yeah. Yeah. Oh yeah, 'di ba? Si Lagman. Oo, hindi alam mo. Si Lagman, 'di ba? Ewan. Okay. Hindi, sa totoo lang ano, talking about entertainers of yesterday, yeah, and entertainers of today, uh-huh, kaya yung mga alam, mga fans ng mga 70s era natin, andyan pa sila buhay na buhay at hinahanap nila yung tono at tema ng mga entertaining songs and entertainment na binibigay sa kanila nung araw. Nasa abroad man sila, sa manlumalop na, lupalop ng mundo, talagang hinahanap nila. At pag napakinggan nila, hindi kayo makasingit, ano? Nakakaka kami. Pag hindi namin alam pag, hindi. Para tayo nasa classroom. Oo. Kaya pala sold out yung ticket ko sa A Golden Throwback. Oh, yeah. Kasi nung malaman nilang Tessie Lagman, Cynthia Garcia, Dolly Favorito, ito ngayon lang. Pero ngayon ko lang nakita, dapat kasama din ito. Isama natin siya. Guest natin. O sige, go! Kasi, hindi naman siguro. Kasi wala ako, ate. No, hindi naman sigurado yung katabi niya. Diba? Eh, kasi naman. Tama. Yes. Kasi naman, tamang-tama doon sa date ng concert mo, yun ang pabalik niya. Pero, ano, susubukan humabol, kaya lang because of the traffic, it's a Friday night, you know. Yeah. Actually, hanggang alas 10, pagkatapos ballroom dancing na. Alam mo naman, mga oldies. Mm-hmm. Ako, mare, ballroom dancing. Pwede rin akong kuha ang DI. Magpapabayad ka. Ah, siyempre, DI eh. Di na. Okay. Alam mo, okay ang usapan natin dito because of the space. Yes, it's so... Pati yung pagganta natin, parang dito bigay na bigay, pero doon parang nahihiya ilabas ang boses. Eh kasi bumabalandra. Huwag na nga doon. Okay. Oo, tama na yun. Oo. Huwag na yan. Alex, kukurutin na kita. Saan? Oy, teka muna, naghihintay ng kanta ni Cynthia pagbigyan natin. Oo nga pala. Si Josie, tama na. Josie Lynn. May naghihintay talaga. Oh, Jocelyn Menandro ng Palintawak, Quezon City. Ito po, para sa inyo, ang awitin ni Miss Cynthia Garcia. On stage talaga, ah. Oh, di ba? Oo. Makunan nga. Oh, di ba? Sige. Ayan, game. Okay na? Yeah. Ayan, okay. Teka, sandali, Jocelyn, sandali, ha? At medyo, oo. Iaayos muna namin yung minus one ni Cynthia. Oo. Oh, sandali lang po. Ha? Oo, medyo ano lang kami. Buti lang, nandito si Eugene, ano? Kundi, nawala tayo sa ano, sa on the air. Okay? Oh, sige na. To fly, and I don't know why. I'm jealous of the people who are not afraid to die. It's just that I recall back when I was small, someone promised that they'll catch me, and then they left me fall, and now I'm falling. Falling fast again. Why do I always take a fall when I fall?
by now I've learned, play with fire, you get burned. But fire can be oh so warm, that's why I turn, turn and walk away. That's what I should do. My head says go and find the door. My heart says I found you, and now I'm falling, falling fast again. Why do I always take a fall when I fall in love? It always turns out the way. Loving someone, losing myself, I only got me to blame. Help me, I'm falling, falling. Catch me if you can. Maybe this time I'll have it all. Maybe I'll make it after all. Maybe this time I won't fall. When I fall in love. Ikaw na! Ikaw na! Okay. Akala ko. Akala ko kasi sa Kwan, Stars on 45. Heh. Also The Voice. Oo. Pwede siya ge ano yes. judge. Hindi contestant. Okay. Okay. Ikaw din pwede kang mag-judge doon. Kasi... Eh, bakit di kaya makita kita sa Showtime? Alex Datu, ha? Alam mo bang yung ano natin? May comment si Josie. Ano sabi? Sabi niya, tumawag ulit, di pa rin daw nagbago boses ni Cynthia. Oh, thank you, Josie! Mas lalo pa daw gumanda ngayon. Salamat po! Nahasa eh. Oh, medyo malat-malat pa kasi galing ako sa sakit, di ba? Ate, 2 days akong nawala ng boses, as in Ate Ray, 2 days. Ako, sana. So, kaya aalagaan mo yung boses mo. Oo nga po eh. Sana mamalat din ako para ganun din. Sigurado, pag namalat ka, wala na. Mag-rap ka na lang. Oo. Hindi, okay. So, malapit na pong matapos ang isang oras namin dito at dadako tayo sa pangalawang oras natin. But bago tayo magpaalam dun sa topic na pinag-uusapan natin, okay. yung ano ni Maring Ray kanina. Amponation. Ikaw, Hurado. Ay, si Maring, mamaya ka na, Mare. Ikaw muna, si Hurado muna. Oo. Ikaw ang final say, okay? Kasi topic mo yan eh. Oo. Hurado muna ikaw. Hindi, actually, sa akin naman, nangyari sa akin yan, hindi ako ampon. Pero... Anak ka ng tatay mo, di ba? Yes. Anak ka ng nanay mo? Si... Anak din ako ng nanay. Okay, oo. Ang daan nangyari kasi, dati, nung bata pa ako, nagkaroon akong pelikula, yung Summer. Ang bida rin si George Montgomery. Oh! Ay, yeah, ang gusto mangyari ni George Montgomery, bagong kanta niyo, bagong pelikula yon. Bago nung kapanahonan ko, ang gusto mangyari ni George Montgomery, amponin ako. Aha, daling ka sa Amerika. Yes, okay. Pag-aralin, gawing artista ro. Natuwa kasi sa'yo. Oo, hindi ka naman alam yun, pero ayon sana binalita sa akin ng mga magulang ko, hindi lang nga ako binigay. Sayang. Kaya nga yung iba sa akin. Bakit? Speak English na siya. Oo. I can manager. Actually, ginaya lang ng parents. Yung parents ni Nora Honor na hindi binigay si Nora Honor kay Timmy Euro. Timmy Euro, diba? Oo. Minaampo ni Timmy Euro. Yun ang nangyari sa akin. Yung iba nang ihinayang. Mm-hmm. Yung iba naman? Yung iba naman, siyempre hindi ka pababayaan. Magulang yan eh. Oh. Diba? Yan yung ano. Although, kung naging sika lang parents mo ng araw, baka hindi ka namin kasama ngayon, hindi ka namin kilala ngayon. Baka ano ako, isa ako sa may-ari ng Warner Brothers. Kasi Montgomery. Saka sikat siya. At saka ngayon, ako doon, or award-winning correct. Actor na ako doon. Hindi natin alam kung ano ang magiging kapalaran niya. Okay, tanongin
tingin kita, Horado, sa nangyari sa buhay mo na like hindi nga na... Sa Daldo bang kinakausap natin? Danilo. Mr. Danilo Horado. Hindi, tanungin naman kita, sa ganang sayo, no? Okay, ganun ang ginawa ng magulang mo na hiyagang ipaampon kay John Montgomery. Ikaw naman, sa palagay mo, ano ang nasa sa loob mo? Would you rather na pinaampon ka noon o would you rather na andiyan ka kasamang... Ngayon, dahil ang tinatanong is ngayon, di ba? Ngayon, nanghihinayang ako. Ah, okay. Dahil kung binigay nila ako doon, sana sila itinudong ko sa kanila. Yes, correct. Kagaya ngayon, actually, meron akong dalawang anak, yung una kong wife, di ba? Mm-hmm. Sa unang wife. Oh, yeah. Mm-hmm. Hindi, tatlong wife? No, yes. Wives? Ngayon, ganito ang nangyari. Yung dalawang anak ko, dahil naghiwalay kami ng ano ko, una ko, ipinabay sa ina. Sa ina, di ba? Ngayon, ang lumalabas sa akin, yung iba sinasabi, hindi mo mahal ang anak mo. Sabi sa akin. Mm-hmm. Bakit? Kaya ako pinabayaan yung mga anak ko dahil ang pamilya ng first wife ko, ang nanay ng first wife ko, eh nagpapaaral ng kanyang mga anak at apo. Ah. Magiging maganda ang kinabukasan. Kasi nung panahon na yun, nakatira akong tawagin isa pulong diablo. Saan yun? Sa Valenzuela. Ah, mayroon ba yun? Lahat. Parang extended community, ganon. Yes. Okay. Ngayon, yes, meron. Kaya lang, mas magulo ng araw. Alam ba lahat ng kababata ng mga naging anak ko sa una? Uh-huh. Yung iba patay na, yung iba addict, yung iba sinalbage. Walang kinahinatnan. Yes. Ito was a good decision. Yes. Ngayon, sabi ko nga, kung dahil pinabayaan ko ang mga anak ko doon, hindi ko raw mahal. Ah, hindi ko mahal. Mm-hmm. Yung kinabukasan nila, di ba? Yun ang iniisip mo. Yun ang iniisip mo. Yes. Alam ba kung ano sila? Mm. Ngayon, wala eh. Napakababa na kanilang pinag-aralan. Yung isa, US Air Force lang yung pangalan. Ito mo pangalawa, US Navy lang naman. Mm-hmm. Bilang magulang, kahit na siguro, tinatatuanan nila akong magulang or ama, ang pangalan nila ngayon is Evangelista ng apelido. Wow. Sumado ang asawa ng asawa mo. Yes. Eh, ngayon, kung hindi ko pala sila mahal dahil ganon, at hindi nila alam kung ano dahil ng pagkakahiwalay namin, eh nasa kanila na yun, di ka naman din naman kayo. Kung sa bagay, tsaka nasa edad na sila, mature enough to decipher, no? Kung anong tama, anong mali. Diba? Kaya nga ako, di ba, pag sinasabi, nakawa mo, playboy ka pala, di ba? Hindi, playgirl. Ayaw nga ko lang. Lalaki pare. Okay. Ngayon, yun nga, hindi lahat ng iba't ibang asawa is playboy or ano, kasi may mga dahilan. Hinahanap mo lang yung talagang takugma. Alam mo, sabihin, ang yabang ko. Bakit? Kasi ang first wife ko, hindi karoon ng ligawan. Ah, ikaw ang niligawan. Hindi, MU. Ah, MU lang. MU. Okay. Oh, sumunod na naging wife ko. Wait. Nung unang asawa mo, artista ka pa noon? Artista naman. Dahil bata pa ako, artista na ako eh. Sikat ka nga. Kaya, ngayon din, nagtuturo kasi ako ng sayaw. Nagtuturo ako ng sayaw. Ano yung choreographer si Dorado? Tinikling? He's a choreographer. Tinikling? I quite remember nung nagki-competition ng Kota International ng Las Piñas. Oh. Siya ang choreographer namin. Wow. Yes, we per ABBA songs. Kaya ako nag-perform sa kanila, talo sila. Hindi, may dahilan din. May dahilan. Okay, ganito. Nagkaroon ako ng first wife, iba yung way ng pamilya nung yung first wife ko, iba yung way ng pamilya namin. So nagkahiwalay kayo. Okay, second wife. Meron pang okay na yon. Yung second wife naman, medyo hindi maganda. Okay, wag na natin banggitin. Okay. Ang third wife mo si Maring Linda. Si Linda. Oh. Naman sana, lagi ko sinasabi, miss ko nung araw pa. Siya ang niligawan ko talaga. Kahit na nasa jeep kami, sa bus, kahit saan. Hindi nga. Alam, hindi. Kinakantahan ko. Anong way na panliligaw ko sa kanya, kinakantahan ko yun ng mga lihim, yung mga kantang lihim. So, kakanta ka ngayon? Hindi ngayon. Baka next week, gano'n, baka sakali. At sa nakita ko, Horado, no, I didn't know yung first two wives mo, pero itong si Linda ngayon, inaanak ko kasi sila sa kasan na biglaan. Gano'ng katagal ang panliligaw niya?
Hindi, kasi may panahon din. Kumbaga, nag-develop yung friendship muna sa kanila. And then, narilahalan sila. Nagpakasal sila. Actually, yung una naming pakasal, 1994, nagpa-secret marriage kami. Mirinda? Yes. Tapos, nakaiwalay kami dahil kulang niya sa akin. Oh. Kasi yung magulang niya halos kaedad ko. Yun ang naging diferensya. Batang-bata nga si Linda. Eh. Oh, pagkatapos yung... At iniwan niya nandiyan nga sa fast food ng kubaw ngayon. Oh, nagkikinisanas siya. Oh, ngayon, itong kasal naming lately, yung nilang nga namin siya, napakaganda ng istorya. Sabi ko, Linda, bilisan mo na dyan. Meron tayo, kasal tayo ang abay, kumbaga sa ano, habing ganun. Eh ngayon, siguro, ibitin na lang natin. Diyan nasasayang yung oras natin, alas dos na. Hindi, hindi. Bitin natin yung kwento mo. Kilala mo na tayo ng ating himpilan. Sandali lang po. Okay, sandali. Klase Eugene, sandali lang po. Natats yan, natats. Mercedes Broadcasting System, DW80, just the best auto sa inyong mga radyo. DW80, ngayon. Ang ating pong oras ay isang, dalawang minuto na pala, makalipas ang alas dos ng hapto, sama-sama, salo-salo sa DW80. At yung kwento ni Jurado ay medyo, inaano lang natin, kumbaga, parang, ayan, meron na. Yes. Pinatay ko yung mga mikropono nyo para masolo ko yung programa. Hindi, yeah. Okay. Kasi nag-station ID tayo kanina. Yung kwento ni Jurado, si pertaining din doon sa ano natin kasi mga anak ang pinag-uusapan natin ngayon. So, nakita ko naman yung, nung, kailan ba yung nagpunta kayo sa bahay kasama yung mga anak nyo? Nakakatuwa yung mga anak niya. Very smart. Oh, very smart at ano, yung pangalawang bunso mo? Oo, yung... Ano yun, ha? Oo. Pangatlong bunso na to. Pangatlong bunso. Hindi yun, yung sinundan nun. Si Joshua. Oo. Matalino. Yeah, parang na yun. Wise na wise, oo. Ang, yung si Jory ko ngayon, yung bunso, ang yabang. Bakit? Sabi na, mag-aaral kang mabuta. No? Binigay yung cellphone, kasi tinatawagan ko na, binigay yung cellphone doon sa pamangkin. Tito Danny. Ang taas ng grade ni ano, Lolo Dali, ang taas ng grade ni Tiori. At lagi daw yung halimbawa, 10 question. Nasasagutan lahat. Kaya pala pinasa para yun ang magsabi. Oh, hambol, hambol. Ayaw niyang manggaling sa kanya yung pagbuhat ng sariling bangko. Gusto niya yan, no? Ibang magsabi. Saka pareho ng artista yun, ha? Pareho ng artista yun. Oh, doon sa indie film ninyo, mamaya pag-usapan natin mamaya. At showbiz portion na tayo. Yes, Alex? Itong showbiz report ko ay may connect sa mga anak. Okay. Tungkol ito kay Dennis Padilla. Yun, nasa showbiz natin. Na ipinagdadamot yung mga anak sa kanya ni Marjorie. Mamaya, pag-usapan natin. Okay, pag-usapan natin yun. Marami tayong mga chismis ngayon sa tungkol sa show business, ano? Mag-usap-usap tungkol sa mga, ano ha, yung mga, ano yon, yung controversy yung hindi kanais-nais. Yes. Mahirap kasi yung ganyang, ano, mga puro topic. Puro magaganda. Puro mga, ano, mga negative, ano, pero wag lang yung masyadong vulgar, yes. No? Kasi wholesome ang program natin, yes. Diba? Okay, so balik tayo dun sa ano, si Mari naman. Ay, si Alex muna, anong comment mo dun sa pagpapaampon or sa mga bata? Alam ko wala kang anak, pero kahit pa paano... Meron ako ampon. Ayun, wala na. Oo, ampon, kaya lang inagaw sa akin ng kapatid ko. Okay lang. Paano ko naman buhayin dito sa Manila? Nag-iisa lang ako. Sa bagay. Walang magbabantay pag umaral. Kasi ang cute-cute ng bata, ang Egyptian. Alam mo naman yung mga bata. Yes. Ganon. So, yung, ang mga mata, magaganda. Nung una niya makita, akin na yung bata, akin na yung bata. Dadaling ko na sa pagalian. Kapo. Babae, lalaki? Babae. Pinong bata. Gawin mong artista. Matalino daw. Ilan taon na ngayon, kuya? 11 na. Malaki na. Malaki na siya. Matalino daw, pero matigas ang ulo. Walang masay, doon sa simula niya, gusto siyang ampunin. Nanginayang ako. Nanginayang ako. Kasi nga, alam ko naman kung naisama siya doon, alam kong hindi lang ito niya, hindi lang
ang mararating niya ay magkaroon ng tatlong asawa, mm-hmm. kundi siguro magiging direktor ito sa Hollywood, uh-huh. o maging sikat na choreographer. Yan ang o, pangarap mo. Para sa kanya, kung napunta siya sa Amerika. Ah, oo, sigurado. Kung ako, kung ako siguro ang parent, mm-hmm. papayag ako. Paampunin kasi alam ko naman kung saan papunta yung anak ko eh. Ah. Oo. Kung ikaw ang, kung ikaw ang umampun, ipapaalam mo ba sa bata na ampun siya? Or, why not? Kasi may mga bata naman kasi na hindi ko maintindihan ang drama sa buhay. Alamat sila at inampun sila. Yeah. Oo. Yes, oh. Magandang buhay. O merong mga taong umampun o nagbigay ng buhay sa kanila magandang kinabukasan. Maganda. Magpasalamat sila. Mm-hmm. Bakit sila magwawala? Mm-hmm. Bakit pa? Nagre-rebelde. Di ba magre-rebelde? Oo. Oh, oh. Dapat magpasalamat. Magdadrama pa na. Oh, ampun pala ako. Hindi nyo sinabi sa akin. Lalayas na ako mga magulang ko. My God. May kasamang hagulgul pa talaga. Oh, 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 oh. May kasamang drama. Drama ito. Oh, oh, oh. Maalaala mo kaya. So, maganda yung istorya ni Danilo sa maalala mo kaya. Yeah, maganda. Pwede. Actually, totoo yan, ha? Na, naisad mo. O kaya doon sa magpakailanman, kasi yung buhay ng ano talaga, yung mga true to life talaga, makikita mo kung sino. Ini-interview pa yung mga ano, may kwento. Alam mo, gusto ko sana magbigay din ng kwento ko sa isang show, mm-hmm. yung magsasabi buhay. Okay. Kaya lang nagreklamo yung kaibigan kong reporter. Mm, bakit? Dahil nga, lumabas doon sa istorya na ipinalabas sa TV na siya ay bakla. Mm. Hindi naman kabakla. Yung magsumobra ang kabaklaan na ipinakita doon. Ay sabi ko, ay sa akin di pwede yun. Well, sabagay, sabi ko nga, kanya-kanya yatang ano yan, kanya-kanyang ano ng buhay, di ba? Nakaguhit daw ang palad ng tao. Pero kung minsan naman, nakaguhit nga ang palad, pero sabi nga ng Diyos, nasa iyo pa rin ang papatino mo o pagpapasama ng buhay mo. Pero ang masasabi ko doon kay Nora Honor, tama lang na hindi siya na naampon ni Timiuro kasi maganda naman na napuntahan niya. At talagang sumikat ang ano niya, lumaki ang pangalan niya. Correct. Eh hindi nga lang niya napangalaga ang mabuti. Correct. Yun ang problema doon. Yes. Okay. So, Omare, ikaw naman ngayon. Eh mamaya mayroon tungkol kay Nora Honor. Ah sige, sige. Mamaya na 'yan sa ating showbiz portion. Kakanta na si Ate. Hindi, teka muna, hindi. Yung opinion mo naman, Mare, doon sa ano mo? Oo, yeah, oo. Sana may arrangement. Nung magulang at saka yung mag-ampun. Kontrata? Na everything is ano. But sometimes kasi, Mare, may mga pangyayaring, sabihin natin namatay yung nanay, hindi pinamigay niya talaga yung anak niya dahil di niya kayang palakihin. At di ba kung minsan sa ospital pa lang, iniiwan na yung bata. Oo. Hinahanapan na ng aampun mo doon sa ospital. So, how are we going to go about that? Ako, sa akin lang, Mare, gusto ko maliwanag lahat sa kanya ang mga pangyayari. Mm-hmm. Hanggat, mula ng pagmula. Mm-hmm. Kung ano ang istorya, yun ang kailangan malaman niya. And gabayan muna sa pag-accept. Correct. Kasi ang hirap niyo may lumalabas na hearsays lang. Ganun daw yung ayun, kaya nasisira ang buhay. Ihanda. Ano 'yun? Ihanda mo siguro yung ano, yung ihanda mo yung damdaman bata. Correct. Bago mo siya kausapin. Oh, yun ang ibig ko sabihin, Ate. Dahil kung minsan nga, tama yung ano, na pag nalaman niya from yung mga peer, yung mga kaibigan, yung mga kalaga niyan, tutuksohin siya, nagkakaroon ng bitterness yung damdamin ng bata. Yes. Oo. Merong ano yan talaga, meron nga dyan bata, inilagay sa simbahan, sa pintuan ng simbahan. O kaya doon mismo sa bahay nung mag-aampun? Kasi yun naging story ako doon sa Marcelino Panibino . Nilagay ako sa pintuan ng simbahan, pinalaki, sigo taon. Nakakausap niya ng ating Poong May Kapal . So, hanggang sa hinanap niya yung nanay niya sa Poong May Kapal. So, ang ginawa ni Jesus Christ, ako sa kandungan niya, dahil sabi ko, gusto ko makita ko ang nanay ko at ang nanay mo rin. So, pinahiga ako. Tapos, doon na ako sa langit. Mm-hmm. Ganun din. Ampun din yun yung tema nun. Ano yun? Movie? No, True to Life yata yun. Panahon pa nung, pero movie namin yun. Movie namin. Talagang
Parang San Marcelino yata, Marcelino Panibino. Kaya pala Marcelino Panibino. O kaya nga mabait ako, di ba? Ang bait-bait ko. Oh, sa litrato, mabait ako. Tahimik na tahimik, di ba? Buong istorya ng buhay niya, nasabi niya. Matandag. At least, sabi nga niya, sabi nito isang tumawag, si Nati Simbulan. Mare, kaibigan natin. Tumatawag palagi sa kabilang istasyon ng araw na may programa ko tayo doon, di ba? Naalala ko. Si, sabi niya, kumanta rin sana si Ate Tessie Lagbon. Oo naman! Siyempre naman! May kabuluhan daw ang topic natin ngayon. Maraming salamat po at na-appreciate ninyo. At every Sunday, talagang bago ng bagong topic ang pag-uusapan namin na alam namin makakarelate ang listeners natin. Diba? Okay. O sige Nati, hindi na natin palalampasin ang panahon. At medyo lang dun sa mga listeners natin, konting paumanhin dahil ikita mo kanina parayang oo kasi naman na pagka ganitong panahon yung lamig tapos init lamig init eh napakabata ko pa naman para di ba hindi mag ako ate mag-iisang buwan na to kaya nga kaboses ka na ngayon na. Oo okay at Eugene kung ready na tayo para po sa inyo lahat sana ho'y magustuhan ninyo. Kahit na ikaw pa ay lumisan, halik mo, di ko na ay lumutan, lalo na't ikaw pa lang ang minahal, simula't katapos ay ikaw lamang ang nagbigay kahulugan sa buhay. Kahit na ikaw pa padunod mundo ko'y sa pag-ikot ang butuin na kala mo'y naglalaho yung pala sa ulap lang nakato katulad ng pag-ibig mo mapaglaro. Diba sa simula sinabi mo walang matitiyak, kaya't ligaya habang kapiling mo'y isipin di magawa. Wakas di kita ipigilan kailanman magbago ng isang habang kapiling ka iligaya'y walang hanggan. Nagnanarate si Dari Horado eh. Ito nga pala kay Boss Pepe tsaka kay Ma'am Gay. Gandang hapon! Lalo na't ikaw pa lang ang minahal, sa simula't katapos ay ikaw lang ang nagbigay kahulugan sa aking buhay. Diba sa simula sinabi mong walang matitiyak, kaya't ligaya habang kapiling mo'y isipin di magwawakas di kita pipigilan kailanman magbago ng isip.
habang kapiling ka, ligaya'y walang hanggan. Thank you. Totoo lang. Ngayon ko lang kinantay ka nito. Oh, lakas ang loob. Buti na lang pumalakpak sila. Bakit? Eh, natutulog na ako eh. Nakatulog na ako. Talbado. Okay, so... hindi, alam mo kasi, yung kantang ito kasi, yung mga... mafe-feel mo kasi yung ano eh, yung... gusto iparating ng mensahe ng awit eh, pag kinakanta mo. Eh, kanta ni Shasha Padilla? If I'm not wrong, oo. Mga kanta ni Shasha magaganda, yung ano nila, yung team, no? Mahusay yung mga kanta niya. Okay. So tuloy tayo at tayo naman dumako na dun sa ating mga ano, mga kachismisan. Marami tayong chismis ngayon sa showbiz. Gusto ni Alex 'yan. Oh yes. Gusto ni Alex 'yan. Yan buhay na buhay, buhay na buhay. Oo. Unang chismis, Alex. Ah? Unang chismis. Nakasulat talaga. Well. Kanina kasi pinag-usapan natin, sandali, inaayos ko to. Kanina kasi pinag-usapan natin yung mga anak, mga magulang. Ito nga, pinag-uusapan nito, kamakailan lamang itong si Dennis Padilla. Kasi siya ngayon ay pinagbabawalan na siyang bisitahin ang kanyang mga anak doon sa jury. At hindi lang yun. Gusto niya ipatanggal yung apelido sa pangalan ng mga bata. Bakit? Yung apelido ng Valdivia. Yes. Gusto niya patanggal. Oo. Ano, magiging Barreto yung mga bata? Yes. Eh, napakaganda ba naman ng imo? Para ikabit doon sa pangalan ng mga bata. Alam mo. Yan ang tanong. Alam mo, kung diba? Ang tatanong yun, mabigat sa akin si Julia Barreto. Bakit? Mabigat ang dating. Huwag na lang palitan ng Barreto. Padilla na lang. Mas okay pa. Parang isasama doon sa screen name ni Dennis. Julia Padilla. May Julia Padilla. Kasi once na sabihin mo Julia Barreto, okay? Mm-hmm. Parang ibang may iba na ang dating ng mga Barreto. Para kasi iba kasi ang image na, no? Iba na ang connection mo. Kasi puro controversial yung mga Barreto sisters eh. Actually, hindi lang si Julia. Mm-hmm. Yung isa pang anak. Mm-hmm. Oo, gusto pa rin papalitan ng Pagali na rin yung ano, Padilla. Ay, yung Valdivia. Valdivia. Yun ang talaga kasing apelyo ni Dennis. Pero ito ang twist ito ngayon. Kamakailan lamang dinala ni Marjorie ang kanyang mga anak sa abroad, sa Europe. Mm-hmm. Pero ang gamit na apelyido ay Valdivia pa rin. Okay. No, eh, hindi naman. Teka, matanong ko lang, Alex. Si Alex. Uh-oh. Si Dennis ba at saka si Marjorie ay kasal? Yes. Are they? Kasal sila, di ba? Di ba alam ko may unang asawa? Mm-mm. Or hindi kasal si Dennis dun sa unang partner niya, kay Marjorie nagpakasal. Yan ang assignment ko next week. Correct. Oh. Alamin mo totoo kung yes. Ano ta, totoo. Oh. Kasi kung hindi, huwag ka na bumalik. Ngayong gabi. Audio, yes, I know. Ngayong gabi pala ang awards night ng 10th Cine Malaya. Gabi na ba yun? Oo. Ngayon. Yung ano, yung kay Nora Honor? Yes. Anong nga pang ano? Ilang pelikula yun? Pustisya. Sampung pelikula. More than ata kasi meron pang iba na hindi kasali pero ipinapalit. It had been there doon sa CCP. Hindi ako nakapunta kasi wala akong driver. Oh. Ikaw, wala kang driver pero si Lala, wala siyang kasama. Takot si Lala Honor manood ng Pustisya. Bakit? Kasi marami siyang basher. Oh, yeah. Yung mga fans si Nora Ola. Oo, baka daw makita siya siyang salbahe. Siguro. Oo. Pero alam mo, no, coming to this age, no, parang, I mean, sila that young anymore, she's 51 na. Yeah. Dahil lang nag-birthday siya nung i-booking, nakaraan. I-booking talaga. inamin naman niya eh. Inamin niya, oo. She's a golden girl plus one na. Guy naman eh, nasa 60s na rin. Yes. Oo. Palagi ko, dapat na nilang ibaon sa limot yung mga away-away na yan. Love-love na lang. Oo. Saka isa naman si Lala Honor sa sumukunor. Correct. Oo. Lalo na nung nagkaroon ng kaso doon sa Amerika. Sa Amerika. Pero mismo itong si Lala
ang nagsabi na walang kasalanan si Nora Honor. Alam ko pa na nagpunta pa si Guy, si Erica to support her, di ba? Yes, hindi lang from here, she went to America, to United States to ano, to support her cousin with Nanay Belen. Correct. Oo. Eh sa panahon naman kasi ngayon, alam mo ang nagpapagulo na lang kasi yung mga fans nila. Kung siguro tatanungin mo si, well, si Lala, I'm sure positive si Lala. Kung siguro tanungin mo, nandun pa rin yung parang hindi ko sasabihin inggit eh. Kasi si Lala kasi naging successful businesswoman siya. Dahil naman sa laki ng kanyang inabot sa showbiz nung araw, ngayon she's down, no? Banig-banig ang pera ni Nora, no? Oh. Hindi lang banig-banig, ano? Baul-baul. Oo. Oh? Mm. Bakit mo alam? Bakit mo alam eh? Kumari ko sa bahay dinadala yung baul. Ah, maliit lang 'yon. Oo, maliit lang. Kung ano talaga, kung iisipin mo talaga, no, napapagkakataong sinayang ng superstar natin. Wala ba? Kasi siyang alam sa pag-manage ng pera siguro. At ang mga nakapaligid pa sa kanya, medyo hot doon, umit dito, umit doon. Careful. Ay, saka ito pala nung birthday ni Lala, sinabi na niya kay Ian De Leon, anak ni Nora Honor, samahan mo naman ako, manood ako ng hustisya, samahan mo naman. Alam mo si Lala, napaka-humble na tao, napaka-bait na tao ni Lala. Kaya lang hindi matanong ko nga, Mare, nagpunta si Lala doon sa Amerika, para ipagtanggol niya si Nora. Anong tanggol? She was being accused of drug addiction. Hindi ba inamin ni Nora na ano, nagpa-rehabilitate siya? Ang nangyari diyan, wala siyang kasalanan pero ang ginawa niya nagkaroon ng community service. Mm-hmm. Pagkatapos binigyan siya ng iba-ibang klaseng drug test. Oy, may ano tayo, may comment tayo. Uh-huh. Sabi ni No, ano to? Nanay Carmen ng Pasay City. Hello. At least naman ay magandang karma kay Lala. Kasi inaalipusta siya ng ibang mga Norayan. Malalapit kay Lagay. Totoo yun. Alam mo, na-interview ko si Lala. Thank you po, Nanay Carmen. Na-interview ko si Lala kasama ang anak niya si Mara. Na Sunday. Okay. Ngayon, habang pauwi na kami, sabi ko, paano ka ba kayo, Maman? Mas mayaman si Nora Honor sa iyo kasi gusto niya kaming pasakin sa kotse niya. Diyos ko, ang sabi ko, paano ka ba yung maman? Meron pala siyang agency, talent agency. May talent agency siya, meron siyang pagkain club, meron siyang Mary Pauline beauty salon, meron siyang placement agency. Yes. Maraming naipundar si Lala na siya lang mag-isa niya. Wow. Dahil at yung maayos ang buong buhay niya. At ang mga anak niya mababait. Si Marion at saka yung Ashley. Si Ashley, maayos ang kanyang pagpapak kahit single mother siya. And we would like to congratulate pala Marion Honor kasi isa siya sa mga interpreter ng Himig Pinoy. Mm-hmm. Siya yung kawiting. Ay hindi, mayroon siya, one of the interpreters. Uh-huh. Pero last year, siya pala ang nag-compose ng isang kanta na kasali doon sa event na yon. Mm-hmm. Sinadmit niya ang demo, siyang kumanta. Mm-hmm. Pero nung marinig ng ABS-CBN, siya mismo ang pinakanta. Oh, kaya naging recording artist na ngayon. Hindi, si Marion kasi tipo ng boses niya, something na kakaiba eh. Unique, no? Okay. Unique yung kanyang pagkanta. Iba sa Nora Honor, iba sa Lala. Iba. At siya pala ang nag-awitin ngayon ni Catherine Bernardo. You don't know me. Pero really? Hindi yung luma. Ah, hindi. Yung bagong-bagong You Don't Know Me. Okay, so teka muna, Alex. Alam ibang listeners natin, naghahangad pa rin ng another songs from the three of you. Yes. So sige, kantahan mo ulit sila at kakanta ulit kayo ng tigi-tigisa pa. Alam mo naman, hindi lang puro chismis at daldalang programa natin, more on entertainment. Sige, bago kayin ko muna. Sige, go ahead. Tungkol sa hustisya, Nora Honor. Yes. Napanood ko yung pelikula. Mm-hmm. Kakaibang Nora Honor, para bagang refreshing para sa akin na napanood ko si Nora Honor sa ganong klaseng character ngayon. Human trafficker siya. Ha? Human trafficker. Ah, parang nagpapadala siya ng mga babae sa ibang bansa. Uh-huh. Oo, yung mga dituso, yung mga hubad-hubad. Yes. Ganon ang trabaho niya. May isang
napa ano sa balita, di ba? Yung nanay mismo, siyang pinag-uubad sa anak niya. At dito sila, Dara Honor, nagmumura. Oh, talaga? Pero Bicol. Cute! Cute! Oh, ang cute. Oh, oh. Pagkatapos lumalaban siya dito. Oh. Hanggang kailan pala, Kuya Alex, yung mga movies na Sinimalaya? Hanggang kailan? Eh, ngayon lang last. Kaya lang ito na, nung mapanood ko yung Justicia, ipinakita doon the bad side. Ay? Nandun yung mga squatters. Kung what we have here in drug Manila. Addict, lalahat. At ang ikinakatakot ko, na masama na ngayon na mayroon pa palang underground na mga organisasyon. Sabi ko, sindikato. Sabi ko, ganito bang Manila? Nakakatakot pala. Mm-hmm. Ngayon ako natakot. Pero noon, wala. Pero dapat siguro, ano yung nila ko yan? Diba? They have to clean the image of Manila. Hindi ako nagtataka kasi si Joel Lamangan, ang director. Diba, Juan siya? Oo. Ano yan, mga kabilayon. Makalaban. Pero ang ano naman natin, in fairness naman kay ERAP. Maganda naman. Tsaka kay ISCO. Mm-hmm. They're doing what they can. Yung iba kasi, ewan ko ba ang tao ha, pagdating sa pagbabago, palagi nilang kinokontra. Correct. Hindi nila pagbigyan muna kung anong magiging resulta nito para at least mabuti sa kapaligiran yun, sa komunidad yun, di ba? They always say no, hindi pwede. Bawal, ganun sila kagad. Tutol kagad na hindi nga nila binibigyan ng panahon noon ng justice, sabi nga, justicia. Justicia. Yung ginagawa ng mga tao. May sagot ako dyan. Okay, sagot ka. Ay, buti na biyot na po. Kasama pa. Ayun, yan ka pala. Buti ko maisumun yung magsasalita na lang ako. Hala ko, tulog ka na. Sige. Hindi kasi pinakikinggan ko yung mga pinag-uusapan ninyo. Tama lahat yung sinasabi nyo. Alam nyo, sabi nyo, bakit na, di ba? Ayaw kasi ng tao ng pagbabago. Exactly. Yun ang problema. Kaya sa susunod na halalan, boto ninyo ko. Ate mo na, napunta sa wala. Kaya ayoko sumagot eh. Ako rin, sabi ko nga, minsan ako napalulong dyan sa politika na yan. Sabi ko nga, hindi lang ako napaso. Sunog na sunog ako. Kaya talagang sinumpa ako na yung politika. Ayoko. Hindi, talaga sa ganang akin, ayoko na talaga. Huwag naman kagawad. Ayoko na yan. Ayoko yung pero bakit gusto pa rin pumasok sa politika? Di ba? Well, syempre. kagawad, ayaw mo nang pumasok, wala na kasing pork barrel, ganon. Ano yun? Naya, sabi niyo ako. Dahil ang tanong nga, bakit ganyan na yung ano? Pero marami pa rin gusto pumasok. Diba? Kasi hindi natin mapipinpoint sa kanila kung gusto ng pagbabago at sino yung dahil lamang sa kinang ng salapi. Correct. Pero alam mo, Rado, may mga bago kasi akong kasambahe ngayon. Si Carol, si Karen, Billy, no? Kinukwento nila sa akin yung ginagawa ng barangay captain doon sa kanilang lugar sa Ginyangan, Quezon. Ang husay ng barangay captain nila, talagang gaan niya yung kanyang mga constituents. Meron silang mga PhilHealth, meron silang mga, ano, 4-piece ba yun? 4-piece? Talagang nakakarating sa mga tao, inibigay ng gobyerno sa kanila. Yan, maganda. Eh, sabi ko nga, naku, maganda at mabuti at maayos at mabait yung barangay captain nyo. Yung mga ibang barangay captain, naku, ewan ko. Pang yung ano, yung ira ng barangay. Mawawala yun eh. Paano mawawala yun? Kung sakaling ipagpapatuloy mo ang pakikipaglaban. Hindi natin sinasabi ko sinikaw. Sa sarili mo, gusto mo ka. Yung mabuti, maganda, maayos. Kaya ituloy mo para maibigay mo ang gusto mong ibigay. Sagot ko naman dyan, Horado. Yes. Kaya kong ipaglaban ng kahit anumang humahawak ng anumang puder. Ay, kagawad! Ayoko talaga na. Wala na tatagbo na kagawad. Wala na. Basta, na lang. Mas taas na. Diba sa'yo kanina? Oo, totoo. Ito, mga nganta nga lang ako. Mm-hmm. Pero gusto ko rin makatulong. Anyway. Dyan namin ginagawa ang action namin sa Ladies in Action. Kahit na ganun lang kaming non-political, non-profit organization, camaraderie ang pinaiiral namin. Magagawa naming kabutihan. Hindi para sa amin, kundi para sa mga kapwa namin. Of course,
Eh kasi naman kami halos puro nasa senior ano na eh. So yung pagkakaibigan, hindi mo maaalis, hindi mo matatawaran yan, hindi mo mabibili yan. Yung bang pag alam mong meron kang problema, may matatakbuhan ka. Yun ang pinaiira namin. Pero meron kaming proyekto, Voice Metro. Hindi kami pinasok yung Metro. Taon-taon yan. Alam niyo bang, 18 years na namin ginagawa yan. At sa October 10, meron naman kaming another presentation. Oh, alam ko, Mare, judge na naman ako. Correct! Hindi lang ako nakarating. May lang text sa akin. Ang sabi, saan malapit yan? Dito na ako sa crossing. Malapit na. Malapit na nga tayong matapit. Kumawa naman si Dali. Paborito. 30 minutos na lang tapos na programa. Dolores! Oh, anyway, o sige. Alex, your next. Dito pa rin po kayo sa DWAD 1098 kHz ang AM band. Kung yung gustong tumawag at makipagkwentuhan, mag-request ng kanta, mag-dedicate sa mga kaibigan, huwag kayo sa numbers 531-6774, 531-2660. Ulit. 531-6774 at 531-60. Mare. At Marites, pwede rin naman sila mag-suggest. Makisali sa magsali o mag-suggest ng mga bagay-bagay na Matapit. Gusto nila. Mukha nung si Mandy Mamangon, yung aking kaklase. Sa mga seniors naman. Sa mga seniors. Ako gustong-gusto ko yun. Okay. So next Sunday, yun ang topic natin. Gusto niyan, kumbidado ako next week? Bakit? Buti na lang wala ako. Oh, hindi senior si Cynthia kasi. Okay. So, okay, ready ka na, Alex. Sige. Para po sa inyo lahat muli, Alex Dato. Hello. Yes, mga kaibigan. Pakisimula. Mga kaibigan, don't you forget, Tuesday, mayroon akong set sa The Crowd Bar. Ayan, para po sa inyong lahat, oh. Go. Hindi yan ang simula. Love has came pain in me so long. I started to believe I never find one. Love has tried to convince me to give in. Said you can't win. But one day the sun came a shining through. During a storm, the skies were blue. Oh, what a revelation. Someone was saying, I love you to me. A one in a million. And love, ano yan? Send to me a stroke of cold you. A one in a million you. I was a lonely man with empty arms to fill. Then I found a piece of a hat to call my own. And life is living again. For to love to me is to live. A one in a million chance of time. And life showed compassion and sent to a stroke of love
called you. A word in a million years. A word in a million. A chance of a lifetime. And life showed compassion and sent to me a stroke of love, calling you a one in a million, a one in a million you, a one in a million you. Thank you very much. Yan. Yan ang sige. Oo. Yan ang ano siya. Kahit minamalat, sige lang. Hindi kayo yung tinatawag. Aha. Kahit may nangyaring anumang bagay. Oo, tuloy-tuloy pa rin siya. Oo. Oo. Kasi nakakaya itong mga katabi ko eh. Mga professional. Malibang kid Danilo Hora. Mas maniniwala ko kung ang singer ay si Miriam Horado. Bakit Miriam talaga o kumakanta siya? Kasama nga pala siya. Kasabayan nila Vilma Valero. Vilma, si Vilma. Yes, Mercy Molina. Yeah. Diba? Meron ko si Vilma. Oh, meron. One Day Soon. Vicor. Vicor recording artist si Vilma. Hindi, tsaka meron siyang original shooting na pelikula ng PSI. Meron siya yung stick, tap, ano niya yun? Tawag dito. Strike, midnight. Original niya yon. Yes, original niya. Alam niyo maganda sana kung at ng mga singers. Because, oh, meron pa Lirio Vital pagpunta niya dito. Ayan, oo. Oh, tsaka pupunta si Lirio dito. Kukumbitahin natin si Dario Sazon. Oh, si Dario Sazon. Si Bobby Bar. Oh, diba? Pupunta sila sa programa natin. Lala Honor. Edgar Opida. Wow. Diba? Kumbitahin natin. Maring Perla, hindi wala na kaming... Oh, Perla Bautista? No, Perla. Perla Adea. Oo. Wala naman si Dolores. Ay, on the way na siya. Aray ko. Ang mga anak na. Ano ba yun? Oo. Thousand hakbang. Na lang daw. Yun ang, tinanong pa sa akin, malapit ba yun sa Dumlaw? Halikot! Halikot! Alam na. Ito, magpapaalam na tayo. Magpapaalam. Sana mapakanta pa natin siya kahit sang kanta lang. Anyway, sige. Sana makahabol. Oh, ano chismis, Alex? Ah, a chismis. Hmm. Ah, wait. Ah, okay, okay. Ito yung isa pang tungkol dun sa ano, dun sa sinasabi mong inapiping kaibigan nating broadcast. Huh? Yeah? Yung tungkol kay Mike Enriquez. Ay! Mm-mm. Ay! Ano ba yun? Hindi, si Pitimini nga pala may sabi na. Ayan na, ayan na. Nakahabol siya! Kanta na, kanta na, kanta, kanta. Ayan, ano ba na? Dumatindi si Dali Pabulito. Yeah, halika, Dali. Diyos ko! Oo. Ang ating oras ay alauna ang simula. Diyos, last, di ba yung dati natin 2? Kaya pala. Buti na karating ka. Tingnan ka ba yun? Tinawagan ko lang. Tinawagan ko. Alam mo, sagot sa tanong sa akin, ba yung lakad? kasi kagagaling ko lang sa market. Pag Sunday kasi, nagmamarket ako. Ah. Tumating ako, binuksan ko yung cellphone. Tinex kita. Alam mo, oo. Sabi ko, stabi. Tapatakot mo, ano lang. Aray ko. Huwag ka na magsi-cellphone, ha? Hindi ka magbabasa ng messages mo. Sige na. Magpahinga ka. Magpahinga ka, magkakanta ka mayamay ang konti. Ituloy natin yung kwentuhan. Okay. Ito yung kwento, ay, sinasabi ko kayo na tungkol kay Mike. Sino nga yung babae? Sino nga yung... Prieto. Francine Prieto. Francine Prieto. Bakit? Abay, nag-post daw? Nag-post daw siya sa FB. Aha. Sino? Si Francine Prieto. Oh, oh. So, ano, ikaw nga magkwento. Ano po, ano? Ito yung chismosa rin nga PA natin. Francine Prieto nag-post siya sa tinanong kasi siya kung bakit ang siya nag-aasawa. Mm-hmm. Ngayon, ang sagot niya, ay naku, siyempre hindi ka rin naman basta-basta kumuha ng asawa. Uh-oh. Eh kung makakakuha ka ng katulad ni Rikes. Hindi katulad, hindi katulad na sinabi. Ay, kasim? Kasim, idudugtong ko nga atin kasi. Eh kung halimbawa makakuha ka ng katulad ni Mike Enriquez anak ko, puro pangit. Imagine that, no?
Very unethical. Very unethical. Yes. Bakit niligawan ba siya ni Mai? Sobra. Hindi, kiniligawan siya, kinaging ano siya or whatever. It is very improper for a person na sabihin ng ganyan, lalo na itong binabanggit niya, very credible, yes, kagalang-galang na broadcaster, di ba? Baka gusto lang manggamit. Oh well, sabagay may mga ganyan tao, di ba? No? At saka, sabi ko nga kay Pitimini nung kinukwento niya, saan ba si Francine Prieto ngayon? Maganda ba yun? Noon. Maganda ba yun? Maganda, sexy. Eh, hindi ah. That's entertainment. Malaki na siya ngayon ah. Oo, hindi na siya. At saka, ang hinangaalala ko nung araw, si Francine Prieto, nung magkasakit yung nanay niya, nagka-cancer yung nanay niya, she was yung nag-a-appeal sa mga kapwa artista, yes. Umiiyak siya, papatulong para mapagamot yung nanay niyang may cancer. Tama ba, Pitimine? Okay. So, hinangaan ko siya kasi mabuting anak siya. Pero ito namang ganitong gagawin niya na mag-ano siya ng ganyan, mamash ng isang kagalang-galang na tao. Pipintasan ko naman siya. Sino ba siya? Correct. Diba? Okay. So ngayon ikaw nang showbiz. Naku, alas pag kami mga ganyang ano, hindi ko maiwasan hindi mag-comment din eh. Kasi dapat pa yung puso mo. Okay na ba si puso? Okay, so yun lang na ano ko, naalala ko kayo ng kwento ni Pitimini sa akin habang nagla-lunch tayo doon. Okay. Foul yun. Foul. Talagang hindi maganda yun. So Francine, ikaw sana nakikinig ka ngayon. Kung pwede, bawiin mo yung sinabi mo na yun. Magbili ka ng paumanhin. Yes. Oo. Kahit madla. Kahit na sinabi mo pang hindi nilang alam ang totoo, kahit ano man ang totoo, wala totoo kundi yun ang narinig at nabasa ng tao, kaya ikaw pinipintasan. Correct. The same with us, kaya namin ikaw pinipintasan kasi alam namin hindi tama yung ginawa. Mali ang ginawa. Tuloy tayo sa ating kwento. Pag-usapan naman natin yung mga artista na nakapag-asawa, na link sa mga basketballista. Okay. Sa ngayon, itong si Mylin Dizon ay nalilink kay Jason Webb, anak ni Freddie Webb. Yeah. Pagkatapos si Bianca Gonzalez, ikakasal na ito sa isang basketball. Mm-hmm. Si Aiko Melendez, may naliligaw sa kanyang isang basketball player. Really? Oo. Ngayon, pumunta naman tayo sa marriage. It's Soto, na pangasal si Fringes. Yeah. Successful, di ba? Yeah, okay naman sila. Cheska Kramer, successful. Masaya ang Cheska. Pamilya. Cheska, artista ng Gem. Nga pinag Cheska. Cheska Garcia. Cheska Garcia, anak ni Paquito? Hindi, Cheska... Diaz nga pala, Cheska Diaz nga pala. Pagkatapos si Kyla, nakapangasawa ng basketball player. Okay. LJ Moreno. Yes, oo. Ito ngayon ang unsuccessful. Maricar de Mesa. Mm-hmm. Diba? Oo. Naghiwalay. Si Almira Mulak. Nakahiwalay din sila. Diba ang asawa niya, Paul, yung mambubugbog paglasing. Paul, whatever. Oo. Juliana Palermo. Jackie Foster. Hiwalay din. Okay, Benji Baras. Si Ethel Buba. Yung malaking tao. Pagkatapos si Mickey Ferriols din. And, Diyos ko, lalayo pa tayo. Quinto. Oh, yeah. Wala na rin? Oo. Sino? Meron siyang asawa. May naging boyfriend siyang ano. Ang tagal. Teka muna. Si Trio Loxin? Na nagkaroon ng ano, ng... Oo, Padim ba yun? Padim. Oo, Padim. Oo. Hanggang ngayon ba? Hindi ko alam. Saka si Gretchen Barreto. Huwag ka nang lumayo. Umwaldes, di ba? Hanggang ngayon si Paner pa rin. Paner pa rin. Oo. Hanggang ngayon pa rin. Okay. Pero ano ito, si... Gretchen? Yung Gretchen Barreto. Si Lusada. Hindi, patrimonyo. Luisada. Yung una. Okay. Seco Days. Diba, live-in sila ni Luisada. No, you need the other one. Dayon yung tatay niya yun. Pero, Diyos ko, lumalayo tayo. Merong champion dito pagdating sa involvement sa basketball players. Sino? Chris Aquino. Si Mayor. Si Mayor, hindi basketball player yan. Si Joey? Si Joey? Akala ko si Bistik. Hindi.
Si Alvin Patrimonio. Alvin Patrimonio. Wait, Joey Marquez. Si Philip Salvador, basketball player. Yeah. Oh, eto na naman. Sige, tama na yan. Kakanta pa ang asya. From Sita Alintain, sabi niya, nagpapapansin lang si Francine. Sino ba siya compared to Mr. Mike Enriquez? Magpapayat ka para mapansin ka. Diba? Okay. Sige na, Dolores, kung ikay handa na. Ha, hindi ikaw na lang. Hindi sinasalang programa para dumating ka. Oo. Tatlo pa kayong kakatang sunod-sunod. Ikaw, si Mare, tsaka si yung papunta ng Japan. Oo. Okay, para po sa inyo lahat. Na ito po ang... Ayun. Ayun, mikropono. Yan, oo. Sige, okay. Para sa inyo lahat. O, batiin mo si nanay. Hindi pa niya alam eh. Hindi pa niya alam. Oh. Sige, para po sa inyo. Siglaan. Dali paborito. Fly moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Yeah. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, life and a time. In other words, please be true. In other words, I love you. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forever. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Kuli man daw at magaling, kulihabol na rin. Kuli na rin. Nakahabol din. Okay, thank you very much, Dali. At ang duguyan sa lahat ng mga fans na alam nila kasi... hinihintay kasi nila simula kanina pa si Dali. Bakit wala pa si Dali? Fly me to. Lumipad na lang siya. Kaya nakarating siya tayo matapos. Okay. So, next song, ating pinagmamalaking pang senior citizens sa song. Para po sa lahat ng mga senior citizens na nakikinig sa atin ngayon. O, paring Mandy, kaya Kapampangan yun, ha? Kapampangan, pero Spanish ang kakandahin ko. Oh, yeah. Okay, sige. Espérame en el cielo, corazón. Si es que todo eso, espérame que pronto yo me iré ahí donde tú estés. Espérame en el cielo, corazón. Si es que te vas primero, espérame que pronto para empezar de nuevo. Nuestro amor es tan grande y tan grande que mío. Esta vida es tan corta y no basta para nuestro idilio. Por eso pido, por favor, me esperes en el cielo. Y allí entre nubes de algodón haremos nuestro nido. O don caballo, correcto.
Buhay na buhay ang mga daliri ng ating kumparing Ray Anodon Caballo. Iho ang kabiyak ni Ray na sumakabilang buhay, pero buhay na buhay ang hangmuk. Nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina. La vida es tan corta y no basta para nuestro idilio. Por eso yo te pido, por favor, esperes en el cielo. Y ahí entre nubes de algodón haremos nuestro nido. Espérame en el cielo. Galing. Naiiyak naman ako doon. Alam mo ba't ako naiiyak? Kasi si Mare kumanta ko, bakit? Kasi hindi maintindihan. Alam yung punto tsaka yung primero. Istari. Oh, sige. Galing, ganda. Alam nyo, napakasaya ng programa po namin, pero kami naman tabi na, pag may simula, may katapusan, malamit tayong matapos. So, sa susunod na linggo po, pupunan na namin ng mga request ninyo at mga dedications ninyo. Pero ngayon, hindi ko papayagang hindi kumanta si Cynthia na isang kanta bago tayo magpadahil. Dahil dalawang linggo kang mawawala sa programa. Isang linggo lang, ate. Ha? Isang linggo tumawa, lang. May Sunday lang. Ah, di ba? Huwag kang tumawa. Basta, sige na. May oras pa tayo. We still pa, Eugene. 5 days. Oh, meron pa pwede. Oh, sabi nung nando sa labas, kumanta ka pa daw. Dali na, sige na. Pwede tayo mag-overtime. Habang inaano niya yung kanyang kakantahin. Kasi dahil pa nga, may pangako ko kay Bobby, kay Direk, Bobby Benitez, na babanggitin ko yung pelikula naming Edukasyon. Oh, yes, yes. Si, kasi nire-ready pa naman niya yung kwan. Yung Edukasyon kasi, ang bida namin doon, si Diane Medina, Daria Ramirez, PJ Abiliana, Tommy Abolde, Amir na Trinidad, sa direksyon ni Bobby Benitez. Malapit ang iba. Sige, sige. Ayaw na kumanda ni Cynthia. Dadala na naman yan ang pasalubong para sa ating lahat. Talaga. Amis! Oo. At may imemel. Mare. Yes, Mare. Para sa ating mga listeners. Okay. Na meron kaming concert sa SM Aura. Yes! Sa August 22 sa Samsung Theater. SM Aura. Ha? Atin yung... Hi. Pwede to din yun? Pwede show. At gusto ko rin batiin si Pilita Corrales. Birthday niya sa 22. Okay. 7 o'clock in the evening. Oh, yun, sige naman. Medyo late naman yung ano. Late naman yung ano. Siguran tayo pa-promote, ate. Mag-promote na lang ako ng show. Yeah, go ahead. Sige. August 26 po, nasa 12 Monkeys po kami ng 70s super band. Okay. 70s super band. Sa Makati po ito, sa May Century Mall. So, don't forget. Kasama mo ang 70 super band. O sila, ano yung... Anaitan sila, yung mga wadab. Kaya yung mga hindi nakapanood, last month, katulad nila Ate Tess dahil sa Bagyong Glenda. Oh, yeah. Ito na po yung part 2 ng show namin, 70 Superband, August 26. Doon sa mga gustong manood, no? Pumunta kayo sa 12 Monkeys. 12 Monkeys. Sa Century Mall. Mall. It's Makati, in Makati po. Makati. Okay. Aba. Kalayaan. Kalayaan namin yung Makati. Aba. Okay. Hindi nga kami nakapanood doon kasi Diyos ko abot. Saan kayo manonood ngayon, ate? Diyan kami manonood ngayon. Okay. Check yun. Matutuwa si Ray sa atin. Si Ray, yes. Magtoto. Pitan. Okay, so Eugene, pakikasamula yung aming yung aming mga team song dito habang nagpapaalam kami. Dali. Yes. Hello and goodbye. maraming siya na nagpapaalam. Oo nga. Sige po, di bale, utang ko sa susunod na linggo po, ha. Mm-hmm. Maaga ako. Yes. Kasi naligaw ako, hindi ko alam, nagpasama na ako sa anak ko eh. Mm-hmm. Alex, paalam na tayo. Well, mga kaibigan, thank you very much for joining us. Masaya po kami kasi nag-join kayo. Ayan. Yan lang naman po ang kailangan namin, mag-join kayo. Yes. And we do hope na pasaya aming mga pinag-uusapan dito. Si Daling din nakapagbigay tungkol sa adopted child or whatever. Ayan. Pero nabawi siya. Oo. Mga kaibigan, sa susunod uli, ito po si Alex Dato, ang sultan ng Showbizlandia. Danilo, paalam na tayo. Sige, ako na raw. Maraming salamat po sa susunod na linggo po. Thank you po. Okay, so, Ray. Ray,
Nice ko sanang magpaalam sa inyo mga kaibigan, pero magkita-kita tayo muli. Magka kayo umuli. Next Sunday, kasama natin, no? Kasama mo si Paring Piping. Ayaw nga pala. Kukumbibahin natin. Kasama ko sa Mabuhay Singers po. Yes. Oh, na si Piping de Leon. Na-miss ko na yung kanyang ano. Yes. Ako na magpapaalam ate. Yes, maalam ka. Wala pa ako next Sunday, but I'll see you on August 24. I'll see you daw. Diba? Magkarinigan. Live stream, magkarinigan po tayo on August 24 po. The following Sunday na yun. Yes. Congrats daw. Ha? Congrats daw, sabi ni Josie Nato. Oh, hi Josie. Thank you very much for listening. At sa lahat po ng sumubaybay, lalo kinig ba si Paring Ruel? Yung anak kong si Ruel. Oo. Maraming salamat sa ngalan ni Piti Mini. Sa ngalan ni Piti Mini, ang ating PA na tumatanggap ng mga tatawag ninyo. At sa lahat ng mga tumawag, nag-text, bumati at nakisausaw sa programa natin. Maraming salamat sa inyong pakinig po. At nagmamahal palagi, syempre, Tessie Lagman, Balboa saying, hanggang sa susunod na Sunday, alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa DWAG! Yeah.